Hi, I'm May and welcome back to my channel. So, in this video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga documents na pinipay ko para makalabas ng Pilipinas as a tourist. I-share ko na din sa inyo kung ano yung mga questions na tinanong sa akin ng immigration officer. And I'm gonna give you some tips na din on the day of your flight and kung paano nyo ipresenta yung sarili nyo sa harap ng immigration officer. So, disclaimer lang, I'm not an expert or part of immigration. Ito mga i-share ko is based on my own experience lang talaga. So, gumawa ko ng listahan para wala akong makalimutan. So, ito yung mga documents na kailangan mo as a tourist. Number one is obviously you need a passport which is in good condition and valid for at least 6 months. Second is you need a round-trip ticket. So, importante na may return ticket ka para alam ng immigration officer na babalik ka ng Pinas pagkatapos ng bakasyon mo sa ibang bansa at hindi ka mag-overstay. Third is you need a hotel booking for the entire duration of your stay. Fourth is bank statement to prove na kaya mong suportahan yung sarili mo while nagbabakasyon ka sa ibang bansa. So, in my case, kahit nakasama ko yung British boyfriend ko na lumabas ng Pilipinas, which is automatically sa isip ng immigration officer, siya yung gagastos ng lahat while nagbabakasyon kami. Pero yung ginawa ng boyfriend ko is, nilagyan niya pa rin ng pera yung bangko ko. Baka kasi kung wala akong pera, sabihin na paano pag nag-iwalay kami, well, nasa ibang bansa kami, paano ako uuwi ng Pinas. Kung ikaw ay katulad ko at plano yung dalawa ng foreign boyfriend mo na magbakasyon sa ibang bansa, make sure na mayroon ka sarili mong pera. Don't give them any reason para i-offload ka kasi sayang yung gastos at preparations mo. So, it's number 4, bank statement. And make sure also na may yung card mo is international, like what I have, debit MasterCard. And 5th is certificate of employment. So, wala ako dito kasi wala naman akong trabaho. Pero kung ikaw ay may trabaho sa Pinas, make sure na meron kang certificate of employment kasi big points to sa mga immigration officer. Kasi alam nila na babalik ka talaga ng Pinas dahil may nintay kang trabaho sa Pinas. So, that's the number 5. 6 is medical insurance. So, depende lang ito sa county na pupuntahan mo. So, always make sure sa website ng country na pupuntahan mo is required ba o hindi ng medical insurance. So, in my case, dahil 4 months akong magbabakasyon sa ibang bansa, kinuha na ako ng medical insurance ng boyfriend ko. Baka kasi medyo matagal kasi yung bakasyon ko and baka gawing reason ng immigration officer na i-offload ako. Like what I said, don't give them any reason para i-offload ka. So, yun lang naman yung mga documents na uulitin ko. A passport. Number 1 is passport. 2nd is round trip ticket. 3rd is hotel booking. 4th is bank statement with international card. 5th is certificate of employment kung may trabaho ka. 6th is medical insurance. Depende lang sa county na pupuntahan mo. So, ito na yung mga questions na tinanong sa akin ng immigration officer. Number 1 is who you are with. So I just answered I'm traveling with my British boyfriend. 2nd is where are you going? I just said that I'm traveling to Colombia. 3rd is what's the purpose of your travel? So I just answered vacation. 4th is how long are you going to stay? And I answered I'll be staying in Colombia for 3 months and 1 month in Brazil. So, they also asked me some questions related sa boyfriend ko. Number 1 question that they asked is, how long you been together? So, I just answered more than 2 years. 2nd is, birthday. What's the birthday of your boyfriend? So, I answered that correctly. So, importante na alam mo yung mga basic details about sa boyfriend mo. Kasi, minsan tinatanong din yan sa immigration officer to prove na magka-relasyon ba talaga kayo. 3rd is, i-check our Facebook post together, which is pinaghandaan ko na bago pa kami mag-book ng flight.
So, picture-picture together kahit wala namang okasyon para lang ma-post sa Facebook at maipakita sa immigration officer. So, yun lang yung mga questions na tinanong sila sa akin. And they also asked my boyfriend some question. Number one question that they asked is, how did we met? So, he said we met in a restaurant. So, that's the first question that they asked him. And second is, what type of visa he had in the Philippines? And he answered, working visa. Third is, how long he'd been staying in the Philippines? And we just answered 4 years. And fourth is, will he be returning to the Philippines? And we just said yes. So, yun yung question niya at yung mga question nila sa akin. So now, I'm gonna give you some tips on the day of your flight and kung paano niyo presenta yung sarili sa harap ng immigration officer. Number one is check in as early as you can. So, importante na on the day of your flight, maaga ka at just in case magka-problema or kailangan mo pa ng ibang supporting documents, baka magawan mo pa siya ng paraan. Second is, be confident and keep your answer short. Kung ano lang yung tinanong sa inyo, yun lang din sagutin nyo. Third is, wear a proper clothes. So, kung ikaw ay magbabakasyon, huwag ka naman magsuot ng pangbahay lang. Make your self more presentable and yun bang datingan na afford mo talaga mag-travel. So, yun lang naman. If you are prepared and you have all the documents that you need, I'm sure you'll be fine. Just remember that the immigration is not there to catch you out or trying to trick you. They were just concerned and making sure na makaka-afford ka mag-travel sa ibang bansa at hindi ka mamumulubi and makakabalik ka ng Pinas pagkatapos ng bakasyon mo. So, that's the end. If you find this video useful, please like and if you have some questions, just leave a comment below and I'll get back to you. And if you haven't subscribed yet, please make sure to subscribe and click the bell button para palagi kang updated sa aking mga bagong video. And I'll see you next time. Bye-bye!